Hey guys, Joe here of JBL Call Center. Ngayong araw, i-update ko kayo sa aking mga koi fry na second week old koi fry ng mga anak ng female sangke koi fish at showa at hiyotsuri koi fish ko breeders. At tingnan natin ang kanilang color development at sizes development. At pagkita ko sinayang yung kanilang ilang pagkain. So let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. Shoutout kay Mark Clark Buholz. Nagamulabi sa Buanga del Sur ni siya guys. Shoutout yan ninyo ito ng mga koi fish keeper o fish keepers diya sa Mulabi sa Buanga del Sur. Shoutout. Keep safe everyone. God bless. So, ito na ang ating 2 weeks old koi fry guys ng female sangke koi fish at hiyotsuri at showa koi fish breeders. So, ngayon tingnan natin ang mga development nila. Dalawang linggo nito, 2 weeks old koi fry ang development, ang kulay, color, development and also growth. Ngayon tingnan na natin. So ito na po sila guys. Itong makikita nyo, ito sila ang mga normal koi fry, yung ano, yung normal lang ang growth rate nila. Doon na sa ibabaw. Medyo kumunti sila kasi at this stage meron ng mga tubies o shooters na didevelop at naging prey na sila. Yung mga shooters, kinakain itong mga maliliit nilang mga siblings. Yan. Kung mapapansin nyo, last week, ano, madami pa ito sila pero ngayon medyo kukunti. Kasi sa sinabi ko na meron ng maraming shooters. Titingnan ko kung ano kasi itong mga shooters, medyo mayain. Itong hanap tayo eh sa pinapakain ko na sila ng ano, yung fry, yung sinker na PO1, yung maliliit. Oo nga pala, ang kulay development nila ay dalawang kulay na black and yellow. Merong isang shooters. Merong maraming shooters ito guys, or tubies na malalaki. Merong isa doon o. Yan, tubi yan guys. Meron pang mas malaki niyan. Yan o. Nagiging predators yan, yung tubi. So, kaya ano, yung itong mga koi fry, medyo kukunti ko na lang yung mga ano natin, mga harvest. Pag hindi kinukuha yun. Pero wala pa akong ibang lalagyan. Kaya hayaan ko na lang yan sila. Survival to the fittest na lang ito guys. Kung sino na lang ano, yung strong, yun ang matitira. Tingnan natin dito kung meron bang mga tubis. Meron parang ano na yata. Mga 1.5 inches na ang laki compare dito sa mga kapatid nila na parang half inches lang yan o, oh, doon sa ilalim yan. Yan o, oh. Yan ay tubis guys, malakas siya. Malaki. Magandang katawan.
Ah, yun oo. May dalawang doon oo na mas malaki na tubis. Yan, mga tubis yan guys. Yung mga malalaki na sa ilalim. Yan oo. Yan. Yes, yan. Yan. Tubis o shooters yan. Dapat makuha yan. Gusto niyong madami ang ano, mga harvest niyo. Pero sa akin, hayaan ko na lang yan kasi wala akong galagyan. Yan o. Oh. Apat yata. 1, 2, 3, 4. Estimate size ko niyan, 1.5 inch na yan. Nasa ilalim kasi. Oh. Tingnan nyo, magandang katawan. Yan ang mga tubis. O oh, shooters. Yan, nakita nyo medyo kumunti ang population nila kasi kailangan niyang ano eh huliin, pero ano din eh ma tatouch yung mga fry. Ah! Okay. Kukuha din tayo ng Daphnia Magna dito sa culture tank natin guys. Ito ipapakain natin sa ating koi fry. Aside from PO1, ibigyan din natin sila nito. Yan. Harvest lang tayo dito. Yan guys. So. Kukuha tayo ng konti lang guys kasi maubos ang culture natin. Yan. At least makakain sila ng ano live. Patayin ng konti. Yan. Yan, ito lang muna guys para hindi maubos tong culture natin. Ibigay natin dito doon. Ibigay natin itong dito din para okay, punta na tayo. Oops. Okay. Pour lang natin ito guys, dito. Yan. Okay na yun guys, at least meron tayong aside from PO1 na binigay natin, meron ding Daphnia Magna para at least meron silang live foods na makakain. So ito lang muna ang update ko guys sa koi fry ko na 2 weeks old. So ang development nila ay ang kulay ay meron ng black and yellow. Dalawang kulay na ang makikita nyo dito guys. Black and yellow. Yung iba na white ang base. White at yellow. White at black. Yung yellow naman, yellow at black. At saka meron ng mga tubis o shooters. Yung mga malalaki na koi fry na magiging predator pag hindi nyo kinukuha ay kakainin itong mga kapatid nila.
Yan. Kaya dapat din natin silang pakainin ng live foods para at least hindi sila masyadong nagugutom at hindi sila hindi nila kakainin yung mga kapatid nila. So ayan, ito ang population ng koi fry natin, medyo kumunti dahil dito sa mga tubis o shooters na sinasabi ko kanina. So dapat kung mag-breed kayo, marami kayong gusto niya kung paramihin yung koi nyo kaagad, dapat marami kayong breeding tank para mag uliin yung mga tubi. Pag mayroong tubi na labas, uliin nyo, ilagay sa separate na tanki. So yan lang muna guys, until my next update next week. Okay, so stay tuned guys and click that bell notification button para ma-updated kayo sa mga sa video na ito. Okay, so bye for now guys, stay safe and God bless everyone. Don't forget to hit that bell notification button para updated kayo sa aking mga bagong videos. At paki-share sa ating fellow koi fish keepers friends. At comment down below kung sinong gusto magpa-shoutout o yung may tanong about koi fish breeding, koi fish care, other fish keeping concerns. So yan lang muna guys. Stay safe everyone and God bless.